Christian in the lower house is the product of listening to everyone, all of the parties concerned. In the lower house, we made it a point to address the very valid concerns of the conservative congressmen and congresswomen. Nilalapitan kami. Alam mo, Geraldine, kasi itong provision na ito, hindi yata pwede yan. Specific. For example, yung CR. Okay. Yung CR sabing ganon, but the SOGIE Equality Bill is not just about the CR. Sabing ganon, paano naman yon? Pagagamitin ba natin ng mga trans women ng mga banyo, ng babae? Baka naman pwedeng mag-third bathroom tayo. Baka naman pwedeng isang cubicle lang. Pwedeng... So sa inyong version, ano ang CR? Well, we encourage establishments to build a third bathroom or a gender-neutral bathroom. So ang ibig sabihin mo, Geraldine, doon sa version ng Kongreso, nakinig kayo sa, you know, members of Congress at nagbigay kayo ng ilang mga bagay. Katulad yes. noong mainit itong pinag-uusapan kung dalawa lamang, universal, gender-free, or dalawa lamang, how do you call that, male-female. Ibinigay niyo yung konsepto ng third bathroom. Third bathroom, okay. And also the concept of a cubicle. In fact, it is one of the known opponents of the SOGIE Equality Bill who actually gave the suggestion for a cubicle na ginagamit para sa mga PWD na pwede rin namang gamitin para sa mga trans women. No, but ibig sabihin, pagsasabihin ang PWD at saka ang trans women in one bathroom? Well, people have to wait for their turn, right? Okay. Dito sa Senado, ang sinasabi natin sa ating, base sa iyong pagkakaalam, ito yung hindi ibibigay. I think it's not specifically that provision. The provision that was contentious in the upper house, based on the feedback that I heard from some of the senators, was regarding religious speech. Kami sa lower house, napakaingat namin, sabi namin, religious speech does not constitute a discriminatory act. So, pag sinabi niyong religious speech, kung ano yung mga sinasabi, tinuturo sa loob ng simbahan, ng mga prayer rally, does lahat not, ng religious activity. Do not constitute. Yes. Kasi, kung ituro daw ng isang pastor o ng isang ministro, isang pare, isang iman, na kasalanan ng homosexuality, well, we respect their freedom of religion and freedom of expression. So, in the lower house, we do not penalize them. Kinikilala namin ang kanilang karapatan, which is a constitutional right, to believe in what they want to believe. Sa iyong paniniwala, ito ay hindi ibibigay sa Senate version. I believe that the proponents in the upper house are more than willing.